Hello sa inyo mga sir. So, pag-uusapan naman natin ngayon ang pag-overflow ng gasolina sa ating carburetor. So, bakit nga ba nag-overflow yung carburetor natin? Tsaka ano nga ba yung mga solusyon para maayos yung pag-overflow? So, una buksan natin tong carburetor para mas madali nating maunawaan yung pag-ayos, tamang pag-ayos ng carburetor. So yan, ito yung fuel reservoir natin or yung tinatawag nating baso. Ito naman yung floater valve. So, para mas maintindihan natin, paano ba kasi gumagana yung floater valve? Para mas madali nating maintindihan yung pag-repair kung alam natin kung paano gumagana yung carburetor. So yan kasi mga sir, para may pakita natin, kakabitan natin siya ng fuel hose. Dito kasi nakakabit yung sa hose ng gasolina sa ating fuel tank. So yung floater valve, pag nakakargahan yung baso natin ng gasolina, yung floater valve tumataas. Kasi nga, pag napupuno to or nakakargahan to, tinutulak niya pataas yung floater valve. So, sumasara yung needle valve doon. May needle valve kasi doon na siya yung pumipigil sa pag-flow ng gasolina papunta dito sa ating fuel reservoir or yung baso. So, pag nauubos or nababawasan yung karga ng baso, bumababa ulit yung floater valve. Which means, bumababa rin yung needle valve na nagre-restrict sa pag-flow ng fuel. Kaya nakakargahan ulit to. So, yung floater valve, taas-baba lang yan pag umaandar yung motor natin. So, papakita ko kung paano nag-flow yung gasolina. Pag nakataas yung floater valve, hindi mag-flow yung gasolina. Pag yan, bumababa, lumalabas na yung gasolina. Kasi na natatanggal yung bara or yung needle valve, yung pagbara ng needle valve doon sa butas na linalabasan ng gasolina. Pag yung floater valve tumataas kasi napupuno yung or nakakargahan yung baso, unti-unting bumabagal yung pag-flow ng gasolina hanggang sa wala nang mag-flow. Yan. Pag nakataas na tong floater valve, di na mag-flow yung gasolina. Kasi nga, pinipigilan na ng floater valve. Pag nakuha niya yung desired level ng fuel or gasolina dito sa baso, tumitigil yung pag-flow ng gasolina kasi nga, tumataas tong floater valve. So, ganun gumagana tong floater valve natin. So, ngayon, bakit nagkakaroon ng overflow? Kasi mali yung adjustment ng floater valve kasi pwede mo siyang i-adjust dito. So tanggalin natin tong pin para makita yung sa adjustment. Yan, then lumalabas yung fuel dito. Dito siya lumalabas. Yung needle valve, siya yung tumutukod dito para saraduhan yung butas para hindi mag-flow yung fuel pag puno na yung or nakuha mo na yung desired na level ng fuel dito para mag-adjust yung or magsara yung needle valve para tumaas tong floater. So yung needle valve nakakabit dito sa floater dito. Ganyan yung itsura. Kaya pag nataas tong floater, tinutulak din niya itong needle valve. Ganyan. Pag tumataas to, tinutulak niya pataas. Kaya sumasara yung butas na linalabasan ng gasolina. Ngayon, paano i-adjust to? Ito kasi yung ina-adjust. Itong maliit na metal part na to. So, basic lang yan. Pag masyadong mataas itong adjustment nito, pag tinaasan mo yan, gagamit ka pala ng pliers sa pag-adjust. So, pag ginupi mo yan pataas,
Big sabihin, mas advanced yung pagsara nitong valve kasi pag mataas ito, itong metal, parang nakatukod na agad yung valve, which means konting tulak lang ng gasolina or konting gasolina lang sa baso, nataas lang ng konti itong floater, tutukod na or sasara na yung floater, yung needle valve. Ibig sabihin, pag ibababa mo naman yung adjustment dito, mas delay naman yung pagtigil ng flow ng fuel. Kasi, tsaka lang titigil yung flow pag mataas na yung floater valve mo. Pag marami ng fuel, tsaka lang titigil kasi mataas na yung floater valve mo. Delayed pa yung pagtukod nitong needle valve mo doon sa butas. So hanapin mo lang yung tamang adjustment nitong metal part na to para hindi naman masyadong mababa, hindi naman masyadong mataas. Kasi pag masyadong mataas yung adjustment mo, mababa yung floater valve. Mababa pa lang yung floater valve, sasara na yung needle valve. Which means pag masyadong mataas to, advance na titigil yung fuel flow mo. Kung masyadong advance, hindi rin maganda kasi pwedeng mabitin or kulangin ka sa supply ng gasolina, lalo na pag high RPM. Kasi mabilis nga yung pag-ubos ng gasolina ng makina, hindi naman kayang supplyan ng karburador yung hinihingi ng makina. Pag masyadong mababa naman yung adjustment ng metal, ibig sabihin, masyadong mataas yung floater mo. Ibig sabihin, delayed yung pag-tigil ng fuel flow. Pag delayed naman, ibig sabihin, yun yung dahilan ng overflow. Mag-overflow ka kasi marami na yung karga ng baso mo, hindi pa sumasara yung needle valve. Kaya, kung masyadong mataas or marami yung nakakarga na fuel dito, lumalagpas siya dito. Dito oh, sa parang tubo na maliit. Pumapasok yung fuel dito, lumalabas siya dito, kaya nag-overflow. So, isa yon sa rason ng pag-overflow, yung pangit na adjustment. Paano naman kung tama naman yung adjustment mo, nag-overflow pa rin? Pwedeng yung problema nandito sa needle valve. Nauupod na yung goma. Hindi na niya kayang i-restrict yung fuel. Parang naglilik kahit nakasara na to, kahit nakatukod. Naglilik pa rin yung fuel, kaya papalitan mo lang to. So, bibili ka lang ng repair kit, carburetor repair kit. So, parang ganito yung itsura niya. Ganito, nakakarton siya. Kumpleto na, meron siyang ganyan, no? Gasket, needle valve, jet valve, dyan na yung mga kailangan mo. Meron na rin tong needle valve. Ito nga, needle valve. So, ibang carburetor, ibang repair kit. Kung 24mm yung carburetor, mabili ka ng repair kit na para sa 24mm. So, ano pa yung isang rason na pwedeng mag-cause ng overflow sa mismong floater mo? Yung floater mo, baka may butas na. Kaya pinapasukan ng gasolina, hindi siya umaangat kasi pagpapasok yung gasolina, bibigat to. Nakababa lang siya parati, hindi sumasara yung needle valve. Hindi na siya tataas. So, tips lang sa pag-set ng adjustment para madali nyong makuha. Ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung baso. Balik lang natin itong needle valve para mapakita ko kung paano mag-adjust. Paano mo kunin yung tamang adjustment. So, ang gagawin mo, kakabit mo lang siya sa fuel hose mo kahit sa mismong tangke ng motor. Ganyan. Tapos, buksan mo yung valve ng gasolina mo. I-on mo siya. Or buksan mo. Ngayon, unti-unti mong buksan yung or ibaba yung floater valve. Ganyan, para lumabas yung gasolina. Tapos, isasara mo siya. Dapat, magsasara siya
pag-parallel na yung itong floater valve dito sa parang horizontal line ng carburetor. Dapat parallel to dito. Kasi yun yung sakto eh. Ibig sabihin, tama lang yung level ng fuel dito sa loob. Hindi rin siya mag-overflow kasi magsasarado na siya dito. Pag ito, tsaka lang sasara pag ganyan nakataas, hindi pwede. Dapat i-adjust mo yung metal na maliit doon sa dito. Dapat taasan mo ng konti para dito pa lang na part, magsasarado na yung needle valve. Hindi rin naman pwede na ganyan pa lang yung adjustment, sasara na. Dapat halos ganyan, parallel. Ito, kung makita nyo yan, parallel sila. Dapat parallel sila, sakto na yung adjustment. So, ganun yung pag-adjust ng floater valve. Kung na-adjust nyo na, tapos ayaw pa rin tumigil yung overflow, nag-overflow pa rin siya, palitan mo lang ng needle valve, bili ka lang ng yung repair kit. Or check mo rin tong floater valve mo kung pinasukan ba ng gasolina. Kasi pag pumasok sa loob yung gasolina dito, sira na to, may butas na siya. Dapat mo na rin palitan. So ngayon, paano naman kung yung carburetor mo or yung carburetor mo ay walang adjustment yung kanyang floater valve? Tulad na lang sa mga Wave 125 na carburetor tulad nito. Plastic kasi yung floater valve niya. Wala siyang metal. So hindi mo siya ma-adjust. So ano, paano yung solusyon niya pag nag-overflow? Tulad ng carb na to, nag-overflow to nun. So, ang gagawin mo lang, yan. Ganyan kasi, plastic kasi siya. Kuha ka lang, plastic kasi itong, yan. Plastic yung lalagyan ng needle valve, kaya hindi mo siya ma-adjust. So, ang gagawin mo, kuha ka ng aluminum. Kunyari, mula sa yung mga soft drinks na naka-incan. Guntingin mo lang siya sa tamang size, parang ganito. Yan. Tapos sisingit mo siya dito. Ganyan, sisingit mo diyan. Sisingit mo lang siya diyan para mas maagang sasara yung needle valve. Ganyan. Tapos lagay mo yung needle valve. Yan yung magiging itsura niya. Kung kulang pa, dagdagan mo lang para mas maaga pa siyang sumara kasi baka masyadong manipis yung may lalagay mo. Tapos, kung yung carb mo naman, ganyan. Pag yung carb mo, dito sa gilid, tumatagas yung gasolina. Dito siya tumatagas, hindi dito sa may baba. Ibig sabihin lang yan, yung rubber gasket mo, masyado nang napitpit. Papalitan mo lang yung rubber gasket kung nandito. Papalitan mo lang to. So, included din yun sa repair kit na mabibili. So, yun lang mga sir. Like, share, and subscribe. Babush.